Hello guys! Gusto mo ba magnegosyo? Ito yung simpleng recipe na pwede mo pagkakitaan. At maliit lang ang puhunan nito. At madali lang gawin. Kahit nasa bahay ka, pwede mo gawin ang banana bochi with cheese. Kaya huwag mo nang patagalan. Tara na, umpisahan na natin! Welcome back to my YouTube channel. Let's start! Magmasayo muna ng anim na saging na saba. Yan, depende sa inyo kung ano yung gamitin niyo, pwede din niyo i-blend. Yan yung sa akin. Kailangan talaga madurog siya. Kasi mas masarap yung durog na durog. Idurugin lang natin mabuti. Okay na, at naglagay ako ng 1 half cup washed sugar. Pwede yung puti. Yan. I-mix lang siyang mabuti until na mag-dissolve yung sugar. At naglagay din ako ng 1/4 cup love powder, any brand, para malasa. Optional yan, depende sa inyo kung ano. Maglagay kayo, pwede. Pag hindi, okay lang. Ganyan sa akin. Yan. I-mix lang siya mabuti at naglagay ako ng 3 cups glutinous rice. Pwede din magpagiling ng malaki. Okay din. Pwede din yung sa supermarket na glutinous rice flour. Yan, imas lang siya mabuti pero mahirap yung may gloves mag-mix. Kailangan talaga kamayin. Pero maghugas muna ng kamay. At naglagay din ako ng 2 tablespoon margarine para ma-enhance natin yung mixture. Mas maganda kasi pag may margarine kasi para hindi didikit sa kamay natin. Buong buo siya. Pwede din yung butter. Yan. At gamit ako ng ice cream scooper. Bali, talahati lang siya at ginsaw-saw ko siya sa cooking oil para hindi siya didikit. Yan. Talahati lang sa ice cream scooper. At pwede din kayong magamit ng 1/2 tablespoon. Depende sa inyo kung ano kalaki ang gagawin ninyo. Yan. Barnis lang ako ng mantika sa kamay para hindi tayo mahirapan magpabilog-bilog. At naglagay tayo ng cheese. Ang gamit ko is Eden cheese. Pabilig-biligin lang. At isaw-saw na naman natin sa sesame seeds. Chimang. Yan sa Chinese ang chimang. Yan, pabilog-bilogin lang until na maubos. Huwag yan masyadong makapal kasi mahirap din pagprituhin. Yan, kailangan nakapagpainit na kayo ng mantika ninyo. Dahan-dahan lang sa yung apoy. Yan, pabilog-bilogin lang para magprito natin kaagad. Yan, okay na. Ready to fry. Napainit ko na yan siya, ang mantika. Yan. Shallow lang ang mantika. Huwag yung masyadong deep fry. Pangit din. Yan. At saka alalay yung apoy. Alalay lang yung apoy. Medyo pag sobra na ang init ng mantika, dahan-dahanan mo yung apoy mo para hindi siya masunog at sa loob maluto. Yan, ganyan siya. Nagamit lang ako ng chopstick para pang galaw-galaw. Yan, kita ninyo guys, yan, madali lang siyang gawin at pwede ninyo yan pasukin negosyo kahit nasa bahay kayo. Kikita pa kayo. Yan. Maganda pang negosyo. At saka dahan-dahan lang talaga yung apoy kasi pag mabigla, pangit din. Yung sa loob, hindi siya luto. Yan. At super mabango ang saging natin. Kasi hinog siya. Ripe, overripe. Ganyan siya at
Nagamit lang ako ng tissue. Pinatulo ko lang siya sa tissue. Nilagyan ko yung plato ng tissue paper para i-absorb yung mantika. Ayoko talaga yung maraming mantika. Ayan. Okay na yan. Luto na yan. Kaso lang medyo pakpula-pula ko siya para sigurado yung sa loob lutong-luto. Pero kailangan alala yung apoy. Hindi siya mabigla. Napakabango. Pwede ninyo i-level up yan, guys. At gawinan nyo ang magandang packaging. Yan. Okay na, palamigin natin yan. Isaling natin. Yan. Kailangan ma-absorb yung mantika. Mapatulo natin yung mantika sa buchi natin. Yan. Napakaganda. Kita ninyo, guys. Lutong, malutong, malutong. Crunchy. Yan ang banana buchi with cheese. Yan. Kailangan patuloyin talaga para hindi siyang maamoy mantika. Yan. I-try natin, guys. Super lambot. At nandyan yung cheese sa loob. Masarap. Kaya, subukan ninyo ito. Thank you for watching!